sa Veritas. Saan mang dako ng mundo, si Kristo ang sandigan natin sa gabay ng Birheng Maria. Tayo man ay may pinagdaraanan, nag-iisa, naghahanap ng kagalingan, kasama natin si Kristo. Ang ating pananampalatayang Katoliko, isa puso at isa buhay natin sa mundo. Veritas 846. Healing Mass sa Veritas. Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Makinig, manood. Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors, ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates, na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa Banal na Eukaristiya. Pagpalain kayo ng Diyos, siksik din lang mga apaw. God bless you more.
ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayag sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dalilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang katotohang tao ni Yesu Kristong anak mo. Pakundaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sama, sana at sa Espiritu Santo. Kaparaan noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Capanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng 6 ng umaga, araw ng Miyerkules, higa 30 sa buwan ng Oktubre taong 2024. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing 6 ng umaga, 12 ng tanghali, 6 ng gabi, at 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari rin makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama niyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo.
radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na, gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules na 30 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Hersey Giovanni Sulit, Cura Paroko ng San Isidro Labrador Parish, Lisiada, Bustos, Bulacan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam ng Diyos na tayo ay tumatahak sa makipot na pintuan. Payagan mong samahan ka ng Diyos. Ibangon ka niya at palakasin. At sa mga pagkakataong tayo ay nagkamali, nagkasala, nakapagdulot ng masama sa ibang tao, magbalik tayo sa Diyos. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo
ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyaong inaapi, inaalis niya sa pagkakupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama, tatangis kayo. At mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac,
at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo naman ay pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa ilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay nga, may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Miyerkules sa 30th linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Pansin mo ba, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ang dami mo ng hinarap ng mga pagsubok. Ang dami ng problema ang dumating sa buhay mo. Minsan hindi lamang po sunod-sunod, sabay-sabay, patong-patong, biglang darating. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo wala ng solusyon. Pero nagdasal ka pa rin. Nagsimba ka pa rin. Binuksan mo yung radyo mo at nakinig ka sa Radyo Veritas. Tumawag ka pa rin sa Diyos. At yung patuloy mong paglapit sa Panginoon, yun yung nagpabukas ng iyong puso upang makita yung mga biyaya na dumarating. Biglang may tulong na darating. Biglang may milagro na mangyayari. Diba, akala mo, suko na, wala ng pag-asa, wala ng mangyayari. Tapos biglang may darating na oportunidad. Mga tao na ipadadala ang Diyos. Tapos, yung pinuproblema mo last month, ngayon, maayos na lahat. Yung pinuproblema mo baka last year, ngayon okay na lahat. Patunay, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa atin pong, may nagtanong kay Jesus sa Ebanghelyo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang sagot po ni Jesus ay sikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kasya ka ba sa makipot na pintuan? Ang mga payat yung nagsisimba ngayon. Ha? Si Ate Marian, sexy-sexy. Ano po? Ako lang yata ang hindi magkakasya sa makipot na pintuan. Medyo lumalaki ako dun sa bago kong parokya. Diyan po sa San Isidro, Lisiada, Bustos. Pero, ang ibig sabihin po nito, kapanalig, ito, alam mo na to ha, mahirap ang buhay. Tanggap mo na ba yun? O baka medyo isip bata o kaya immature pa rin po tayo na akala natin madali lahat, easy lahat, relax lang. Kapanalig, hindi ka magtatagumpay niyan. Kasi kapag ang tingin mo sa buhay ay parelax-relax, pa-easy-easy, konting hirap, susuko ka kaagad. Konting rejection, aalis ka kaagad. Konting problema, baka mang-iwan ka kaagad. Sa buhay, meron talagang hirap. At mas maaga mo itong matatanggap, mas maaga yung paglago. Mas maaga yung pag-mature po natin. May hirap talaga sa buhay at iyan ang katotohanan. Makipot ang pintuan na tatahakin natin sa buhay na ito. Pero tingnan mo yung kasama mo sa bahay, yung mga kasama ko sa studio, dito sa chapel, masaya. May kapayapaan. Nahihirapan, makipot ang pintuan, pero masaya, may kapayapaan kasi kasama ang Diyos sa pagpasok, sa pagtahak, sa makipot na pinto. Kasama ang Diyos sa pagharap ng mga pagsubok, ng mga problema sa buhay. Kapanalig, huwag na huwag kang magiging mag-isa lang ha. Dinisenyo ng Diyos yung mga pagsubok, yung mga problema para matuto tayo na humingi
ng tulong. Dinisenyo ng Diyos ang buhay na pagtahak sa makipot na pintuan para matuto tayong humingi ng tulong. Opo, kapag makipot yung pintuan, we have to let go. We have to bow down. Kailangan yun eh. Pag ang dami-dami mong dala, hindi ka makapapasok eh. You have to let go. Kapag masyado kang mapagmataas, hindi ka makapapasok ulit kasi ang taas-taas, kailangan mong yumuko. Pero sa pag-let go, sa pagpapakumbaba, nandyan lalo't higit yung paghingi natin ng tulong sa Diyos. Kasi kahit anong let go ang gawin mo, kahit anong pagyuko ang gawin mo, kung wala ang Diyos, hindi mo pa rin makakaya. Susuko ka, mapapagod ka, manghihina, mauubusan ka. Ganyan po tayo eh. Kung tayo lamang, hindi natin kaya. Pero, kung magpapasama ka sa Diyos, kung aabutin mo yung kamay na iniaalok ng Diyos, kung tatanggapin mo, pakikinggan mo, yung paggabay na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga itinuturo ng simbahan na nagmula sa mga apostol na itinuro ni Kristo. Kahit napakahirap pumasok sa makipot na pintuan, magagawa at magagawa natin. Hindi dahil sa kakayahan natin bilang tao, bagkus dahil kasama natin ang Diyos. Kapanalig, kasama mo ba si Lord ngayon? Kasi yun po yung sinabi dito eh. Magsasara yung pinto. Kakatok ng kakatok. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasabihin, hindi ko kayo kilala. Kasi sa pagtahap mo sa buhay, baka iba kasama mo. Sa mga ginagawa mo, baka iba yung hiningan mo ng tulong. Sa mga pagsubok na hinarap mo, baka hindi ang Diyos ang tinawagan mo. Pero kung kasama mo ang Diyos, kung tatawag tayo sa Diyos, kung magpapagabay, kung susunod tayo sa Diyos, kahit na sabi nga ni Jesus, kahit sinlaki lamang ng butas ng karayom, yung pintuan na yan, walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Basta kasama. Basta kasama natin ang Diyos. Father, bakit ba makipot? Di ba pwedeng malaking pinto na lang? Bakit ba kailangan pang mahirapan? Bakit ba kailangan pa ng mga pagsubok sa buhay? Siguro magtatanong tayo. Una po, hindi galing sa Diyos yung paghihirap. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo dahil ang Diyos ay Ama. Walang nanay, walang tatay na gusto o kaya natutuwa na nakikita niyang nahihirapan ang kanyang anak. Pero ikaw na nanay at tatay, may mga pagkakataon pinapayagan mo yung disiplina. Pinapayagan mo yung hirap, yung mga problema na harapin ng iyong anak. Hindi mo gustong mahirapan siya. Hindi yun yung purpose kung ba't pinayagan yung hirap. Pero bakit pinapayagan ni nanay, ni tatay na mahirapan, minsan magpuyat, pawisan? Ba't pinapayagan ng magulang yung anak? Minsan umiyak, masaktan, minsan madapa. Pinapayagan. Hindi dahil gusto ng magulang na masaktan o mahirapan yung anak, hindi. Kasi alam ng magulang na yung hirap na yon ay mayroong bunga. Ayaw ng Diyos
na mahirapan tayo. Pero pinapayagan pa rin ni Lord yung hirap. Kasi ang nais ng Diyos, hindi yung mahirapan tayo, bagkos yung bunga ng pagsubok, yung bunga ng hirap. Bakit may pagsubok? Hindi ba pwedeng madali na lang? Hindi ba pwedeng maayos na lang? Hindi ba pwedeng okay na lang lagi ang lahat? Kapag madali na lang lagi, kapag okay na lang lagi, kapag maayos na lang lagi, walang problema na magpapatatag sa'yo. Walang pagsubok na magtuturo sa'yo ng mga bagong bagay. Walang hirap na magpapalalim ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kapag maayos ang lahat palagi, kapag okay ang lahat palagi, yung mabuti na meron ka ngayon, yung kaayusan na meron ka ngayon, mabilis mawawala. Kasi hindi ka naging matatag, hindi ka naging marunong, hindi ka nag-grow, hindi ka nag-mature. Ayaw ng Diyos na mahirapan ang tao. Pero gusto ng Diyos yung bunga, yung itinuturo ng hirap. Narinig ko minsan may nagkwento sa amin, parang ano daw po yan eh, parang pataba ng halaman. May plantito pa ba ngayon? Usap pa ba yan? Yung pataba ng halaman, ano yan? Dumi ng hayop. O kaya compost, basura na nilagay sa lupa, pinataya. Yan, pataba yan eh. Mabaho yan. Madumi yan. Pero yan yung kailangan ng lupa para maging mataba yung lupa. Marumi, mabaho, ayaw natin nun. Ayaw nga nating hawakan yun, madumi. Ayaw nating amuyin, mabaho. Pero kailangan para tumaba yung lupa. Ang gusto natin hindi yung pataba. Ang gusto natin yung epekto ng pataba. Ano ba epekto ng pataba ng lupa, ng fertilizer na yun? Yung natural fertilizer na yun. Ang epekto nun, yung tinanim mo, lalago, yayabong, lalaki, at magpo-produce ng matamis, malaki, at matamis na bunga. Yun yung epekto ng pataba. Ayaw natin nun, hindi natin inaamoy yun, mabaho eh. Pero nilalagay pa rin. Kasi kailangan para sa isang matamis at malaking bunga. Pero itong pangako sa atin ng Diyos, ha? Kasi alam niyang mahirap. Alam niya, maiiyak ka sa sakit. Alam niya, may mga pagkakataon, baka pumiglas, bumitaw. Pero itong sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ka mag-isa sa pagtahak mo sa makipot na pintuan. Hindi ka mag-isa sa pagharap mo sa mga problema. Hindi ka mag-isa sa pag-iyak mo, sa panaghuy mo, sa pagsigaw mo sa sakit. Hindi ka mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Proseso lamang yan na pagdaraanan mo. Tapos, pagkatapos mong pagdaanan, makikita mo ang isang magandang bukang liwayway, isang magandang umaga, isang bagong araw. Tapos mapapansin mo, hindi ka nakatulad ng dati. Makipot yung pintuan na tinahak mo, matindi yung pagsubok na pinagdaanan mo, kung kaya't hindi ka nakatulad ng dati. Lumago, umabong, nag-mature. At kasama ang Diyos, ikaw na pinagpapala, nagiging biyaya ka ng Diyos para sa iba.
Yung ibang nanghihina ang loob, kayang-kaya mong bigyan ng payo. Yung ibang parang bibitaw na, kayang-kaya mong samahan. Yung ibang parang nawawala na ng pag-asa, kayang-kaya mong ipagdasal. Kasi nabago ka nung makipot na pintuan. At ikaw ngayon ay namumunga ng sagana. Hindi nais ng Diyos ang hirap. Ang nais niya, yung bunga ng mga hirap. Kamag-alala, di ka nag-iisa. Mamumunga ka ng sagana dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi tayo makasasalo sa pag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kanyang panyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga buggobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon, at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus na may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, tinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Langin mga kapatid,
upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikhato ngayon mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinilugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at dinadangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunita sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo mga kapatid naming na himlay, may pag-asang muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa amang nasa langit. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Hindi ka mag-isa, kasama mo ang Diyos, magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo
natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala kapanalig, bilang paghanda sa nalalapit na araw ng mga Yumao na mahal natin sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131-137 o mag-tag 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Hindi ka mag-isa, kasama mo ang Diyos, makapapasok sa makipot na pintuan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing kayo. Ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan. Ibahagi ang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawid kayo sa Panginoon, Haleluya. Magsinawid sa Panginoon, purihin, purihin ang Kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot Niyang kaligtasan. Magsinawid kayo sa Panginoon, Haleluya. Magsinawid sa Panginoon. Muli po, maraming salamat po kay Reverend Father Ehercy Giovanni Sulit sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga Eucharistic Advocate. Sina Tita Novine Family, Besling College of the Philippines, Marilyn Alarilian Family, General Iluminado and Maria Elena Aragon and Family, Rogelio Calilio Sigua and Family, Rustica Mercado and Family, Rogelio Mercado and Family, Rodolfo Mercado and Family, Turla Valbuena Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuason Jr.
Easy Malvar, Alexis Vito and family, Alejandra Bernaldez, Alfredo Mengolio and family, Alfredo Clemente Jr., Ana Limaring, Andrea Astudillo, Andre Cicia, Annabelle and Jose Bora Jr. and family, Anselmo Morales Jr., Antonia Leyson Mendelebar, Antonio and Rasencia Turla Between, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael, and Mr. Demetrio Ledesma, Andrea and family, Rosales family, Amor Burgos and family, Arceli Renato and family, Bernadette Acosta, Bernardo Nestelita Sahorda and family, Bautista family, Carolina Martin Inares and family, Michael Talent, Carmel Gonda Baisa, Carmelita Villanueva, Capistrano Garcia family, Cecil Gico Bautista, Celerina Lafrades and family, Concepcion Manalang, Corazon del Valle and family, Desmaluay Atok, Doctora Martina Pagaduan, Doctora Melitza Campos Cruz and family, Eden Leyson Luna, Edgar and Eliana Cruz, Edgardo Aujero, Elernie Siringan Acorda, Alicia Martin, Elizabeth David and family, Elmer Ararakap, Emerita Rublico Mahunapit and family, Erlinda Mangiat, Esther Jean Jacob and family, Feman Dokdok and Telma Mangiliman, Filomena Ortiz, Cristina Ortiz Rosales, Eric Ortiz, Melissa Ortiz, Florian De Los Santos, Fulache and family, Flor Bacolor, Francisco Evangelina Fable and family, Francis Slim, Frank and Letty Magboo and family, Gemma Estoque and family, Hilarion Lalinchan and family, Hizon's Catering, Isabel Tananzaldo and family, Irene Sanchez, Jaime Jimenez and family, Jelin De La Cuesta and family, Josefina Lopez Montano and family, Josin Edwin Panticase and family, Judge and Mrs. Noli C. Diaz, Julieta Pua and family, June Valbuena Photography, Krishna Mangiat, Leonora De La Rosa and family, Taperla Family and LRT Decor Products, Leverly Tanchua and family, Lilibet Bagisa and family, Light of Love Events Place, Linda Descaliar, Lito Inchat Cahulis and family, Lucila Hernandez Kirlo, Lucito and Alma Kiambao and family, Magdalena Susana Ventura and family, Malin Catherine Mangiat, Maria Erin Arans, Marcela Carlo Digna Francisco Reyes and family, Marcelina Figueroa, Maria Alicia Aguinaldo, Maria Carla Mangiat, Maribel Ebol Cruz and family, Mary Caroline and Adrian Castaño, Carl Kate and Bea Castaño and Socorro Nuki, Matthews Victor and Alexander Theodore Ebol Cruz, Maynard Mangiat, Maria Alexa Intingan, Maria Soledad Peralta and family, Maria Rosario Manalang and family, Melissa Morales Garcia and family, Melvin and Elena Tindido and family, Mon and Renella Alba and family, Mrs. Tessiting and Calvin Jesvin Jessiting San Diego and family, Mr. and Mrs. Aaron Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Eduardo and Maria Lourdes Sicat and family, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and family, Mirna Lorenzo and family, Nathaniel Pascual and family, Nati Montaliana and family, Nova Dison, Norma Cabrobes and family, Oasis Manila Events Place, Paolo and Isa Santos and family, Projon Turla and family, Ramon Chua, Ramon and Rosario Gabaldon and family, Rinaldo and Aurora de los Reyes and family, Rowena Ramos and family, Sicho Elena Events Place, Sister Linda Sanigo and family, Susan Cadiz and family, Charlie Lupinario, Susan Allen and family, Teddy and family, Teresita Reyes and family, Teresa Riolan Iraj Corporation, Tonin Ofel Geronimo, Vivian Enriquez, Virginia Abila Samonte, Winnie Castelo and family, Zeni Canlas and family, Zoe Marie Pascual and family, Rowena Ramos Barairo, Luz Biminda Gonzalez, Natividad Garcia, Jesus Aduesa Sabater, Antia Gino Sales, Anton Miguel Rosales, Dr. Mar Dolores and Mark Mangona, Raul Ortiz, Bobadilian Burgos family, Eli Ledesma and family, Artin Divine Baldinaro, Larin Evelyn Andan and family, Nancy Rose Melo, Degolacion, Rosanilla Gaturian and Brigida Hook. Roland and Evelyn Capco Cabangon, Angel Carmen Sita and Dorothy Tonko, Bayani Nora Ramos and family, Attorney Santiago Hernandez and Glenda Cruz, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Shari Santos Lapas, Elizabeth Ignacio Layug and family, Leopoldo Montalban Jr. and family, Lola Cecilia Puno and family, Evangeline Marisales and family, Leonor Tabeta, Pedro Tabeta Jr., Ludy Gumila, Alex Anthony Madrid and family, Benilda Cabardo and family, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Camangon, Borlongan, Oseño, Bautista and Carpio family, Carmelita Hau and family, Carmelita Millet, Vergara Ocampo and family, Christine Agnes Tumlao and family, Carmen Pandilio, Virgilio, Bernardo, Susan Leonardo Pandilio and household, and special intention of Bernardo Katigbak. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapanalig sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook live streaming at YouTube para sa makaragdagang balita at impormasyon higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi.
Abangan din po natin ang misa mamayang alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father Anton C. D. Pascual at mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Kim Margalio. Maraming salamat din po sa mga kasama kong naglingkod sa misang ito, sina Sister Marcel at Sister Crystal, at sa Veritas Technical Production Coordinator Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Ali Maynahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Bong Doroteo. Abangan po natin ang susunod na programa ang Veritas Pilipinas kasama si Nanay Jing Madipolansona. Ako naman po ang inyong kapanalig, Shedrick Angelo Garcia, na bumabatin sa mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!